Sa ating pong eyewitness na pinamagatang ang kamusmusan ni Buknoy ay matutunghayan ang munting istorya ng kamusmusan ni Pastor Gilbert. Bakit kamo Buknoy? Dahil ito ang tawag sa kanya nung siya ay musmus pa. Ating alamin at tunghayan kung saan siya nag-aral ng kanyang elementarya. Mga kapuso, nandito po tayo ngayon sa Sagana Village kung saan ay dati itong action dahil po Purokdos. Nakikita niyo po yung sa nagising elementary school na yan. Dati yung school ni Pastor Gilbert na dati natawag nila ay Wawa Elementary School. So ngayon po ay pupunta po tayo doon at titingnan po natin kung ano meron. Hapon na ng aming narating ang lugar ng San Agustin. Kala mo naman ang layo ng bahay namin, sangka. Diyan lang naman, tinanghali lang kasi ng gising. Sa pagpapatuloy, tinungo namin ang dating lugar ng Wawa Elementary School, kung saan dito nag-aral ng elementarya sa pangalawang baitang si Pastor Gilbert. Dito maraming nagbago. Lumawak at gumanda na ang ating nasabing paaralan. Hindi katulad dati, walang CR, walang bubong, kaya naman talagang wawang-wawa nga. Ngunit ngayon, itutunghayan natin. Nandito na po tayo ngayon sa gate ng San Agustin Elementary School kung saan dito po nag-elementarya si Pastor Gilbert. So, itatry po natin pumasok sa loob. Huy! Bawal dyan! Mga kapuso, bawal po pala pumasok. Bawal palang pumasok kasi naman wala palang pasok. Mga kapuso, hindi po tayo nakapasok sa loob kasi po wala po tayong permit. Bali ngayon po ay pupunta po tayo sa St. Teresa Street kung saan may bukid po doon at doon po lumaki si Pastor. Nahirapan kaming puntahan ng bukid. Maraming aso. Muntik na kaming kagatin. Matataas ang damo, maririnig ang kokak ng mga palaka. At sa di kalayuan, naroon pa din ang dating tirahan nila Pastor Gilbert. Marami na rin nagbago, matataas ang mga puno na dati ay wala. At naroon pa rin ang mga tinig. Tinig ng mga palakang hilig-hulihin ni Pastor Gilbert nang siya ay musmus pa. Nandito po tayo ngayon sa bukid kung saan dito po mahilig maglaro at manghuli ng palaka si Pastor Gilbert. At kung nakita niyo po yung lugar na yon, doon po siya dati nakatira nung siya'y bata pa. Ay! Palaka! Ay! Sa di kalayuan, matatagpuan ang tahanan ng kanyang guro, si Teacher Darlene Bulacya ng Children Ministry. At ating tunghayan ang kanyang pagsasalaysay kung paano nakakilala si Pastor Gilbert nang siya'y musmus pa. Dito po tayo ngayon sa bahay ng Dumaran Family kung saan dito po dati nagba-Bible study si Pastor Gilbert. Actually, dati po ito ay wala. Ito po ay malaking space na puno ng mga upuan at mesa. At dito po sila nag-start na mag-Bible study. Dito po tayo ngayon sa tahanan ni Teacher Daniel Bulacya kung saan siya po ay naging bahagi na pagkakilala ni Pastor San Jose kung siya ang bata. Ano po yung may kukwento niyo sa amin dati pa na nangyari? Naalala ko lang, 1988 yun, na nakakilala kami sa Panginoon. And 1988, ilan pa ba ako nun? Hindi ba pa ako tinapang nun? 19 na ako ba? 88, sobra ka ha? Pangapanganap pa lang pala. Baka sa anak mo lang. Ayun, dito 1988 yun. Siyempre, yun yung time na mga children. Yun, children pa lang kami nun. Kayo, nakatira pa lang kayo dun sa may Silakahulin. Yun, Silakahulin. Kaya lang sa pag-iingga lang ng kapatid. Banda rito, tumatambay. So kami nga yung naging kalaro hanggang sa yung mga laro-larong. Mayroon pa kasi kami playground before dyan. Mayroon kami slide, mayroon kami mga tito, mayroon kami ganyan. So si Gilbert, dahil mahilig nga dito, yun naman yung time na dinidisciple kami ni Brother Tony hanggang sa ang na-assign niya sa amin, sila Brother Edwin, sila Brother Albert, hanggang sa nagkaroon ng children.
Doon kami sa may puno ng Aratilis. Kasi yung mga pinakapalaruan namin dati. Sa puno ng Aratilis, doon kami may children. Every Saturday yon. Bit-bit pa rin namin si Gilbert. Kasi syempre wala siyang kalaw. Nagba-Bible study kami. Di syempre, di-join na rin siya. Hanggang sa siguro nag-enjoy dahil children nga may play-play, may ganyan-ganyan. Hanggang sa nagkataon naman na lumipat kayo dito sa amin. Yung lumipat kayo dito sa amin, since may Bible study nga, nire-require namin na lahat na nangungupahan, ini-invite namin na umaten ng Bible study every Friday ata ng gabi yun. So, yun. Dahil nga, syempre, siguro nakikisama pa lang si mama mo sa amin, si papa mo, umaten kayo ng Bible study hanggang sa siguro talagang hingi ko na Panginoon ang puso ng bawat isa. So, ikaw, si Gilbert, si ate mo, nakakilala sa Panginoon. Actually, si ate mo nga, tatagot ko nga yan. Ayaw matanin yan. Sa ayaw niya. Oo, hihila pa namin yan lagi. Tapos, yun, hanggang sa naging tuloy-tuloy na, hanggang sa lumipat na kayo, naging yung bonding ni Pastor Gilbert at ng Panginoon, hindi nawala hanggang sa Tambo. Ay, nagsimula mo na yun tuwing Sunday sa Aroma Beach pa kami nagsa-Sunday service noon. O minsan naman sa Orolio. Bigbig pa rin namin yung si Gilbert. Bigbig kami mga upuan. Tapos, natatanda ko na nag-special number pa kami noon sa Aroma. May picture yata ako na yun. Ayun. Tapos, hanggang yun. Ngayon, hanggang ngayon. Nakakatawa nga dahil si Gilbert Pastor na siya. Hindi namin inaakala na talagang magiging ganyan ang calling sa kanya ng Panginoon. So, ano po yung message mo para kay Pastor? Pastor Gilbert, happy, happy birthday. And lahat ng pangako ng Panginoon, panghawakan mo lang. Ano pa ba? Yun lang. Basta keep strong. Palagi ka lang nandyan. Nandito naman kami lahat sa pag-lead mo sa BS. God bless you. Happy birthday. Yan lang.